Good morning, everyone. So welcome sa second part ng ating lesson about spontaneous process, entropy, and free energy. Now, again, sa lesson na ito, ito yung mga dapat natin matutunan. So number one, predict the spontaneity of a process based on entropy, which is nagawa na natin nung nakaraan. Check na natin yan. And then sa yung pangalawa is explain the second law of thermodynamics and its significance. Na-discuss na natin. And then sa lesson na ito, we are going to discuss the use of Gibbs free energy to determine the direction of a reaction. So ito pa yung hindi pa natin discuss. So yan yung gusto natin cover ngayong araw na ito. But before we proceed to that, review muna natin yung previous concepts na na-discuss natin nung nakaraan. So meron tayong tatlong factors na nakaka-affect sa spontaneity ng process. So we have enthalpy, entropy, and temperature. So the first one is enthalpy. Again, yung symbol natin for enthalpy is delta H. So tulad ng napag-aral nga natin nung nakaraan, most exothermic, or ito yung symbol natin, yung negative delta H. So most exothermic reactions are spontaneous. But there are also some endothermic reactions, or yung positive delta H, na spontaneous din. So pwede natin magamit ang enthalpy as a predictor for spontaneity of a process kapag makita natin na yung isang chemical reaction ay exothermic, mataas ang chance na ito ay spontaneous. Pero hindi ito 100% assurance again. So we have to look at other factors for us to be sure na talaga magiging spontaneous yung reaction. So there are other factors that can affect the spontaneity of a reaction aside from enthalpy. So ito yung pangayong sumusunod. The next one is entropy. Our symbol for entropy is delta S. Okay? Now, according to the second law of thermodynamics, reviewin muna natin ito. So again, according to the second law of thermodynamics, So the change in the entropy of the universe is equal to the change in the entropy of the system plus the change in the entropy of the surroundings. Okay? And if this change in the entropy of the universe is greater than zero or it's positive, then the process is said to be spontaneous. Okay? Now, if the change in the entropy of the universe is less than zero or it is negative, then this process is said to be non-spontaneous. While, if the change in the entropy of the universe is equal to zero, then we could say that the process is in equilibrium. So again, in this lesson, i-cover muna natin yung spontaneous and non-spontaneous processes. Yung equilibrium, siguro this coming Thursday o kaya by next week, depende kung matatapos ninyo yung mga activities na gagawin natin within this week. So, let me first describe this universe, system, and surroundings. Okay, para mas maintindihan ninyo kung ano ba yung tinutukoy niyan. So, let's say we have this box. Okay, dito nangyayari yung ating chemical reactions. Okay, yung reactant and product. So, this is what we call as the system. Okay? And everything around this system is what we call as the, syempre, yung surroundings. At yung pinagsamang system and surroundings, okay, yan naman yung tinatawag natin na universe. Okay? Para maintindihan natin yung tinutukoy dito na second law of thermodynamics. So yung pinagsamang system and surroundings, that will be the universe. So if we add the entropy of the system and entropy of the surroundings, we will get the entropy of the
universe. Okay. Now, i-discuss muna natin, kasi kapag ang tinutukoy natin dito na process, kapag spontaneous yung ano yung entropy of the universe, eh. If the entropy of the universe is greater than zero, then it is spontaneous. Kapag less than zero yung change in entropy of the universe, non-spontaneous. Tapos kapag yung change in the entropy of the universe is equal to zero, then equilibrium. So, para maintindihan natin yung ano yung entropy of the universe, i-define muna natin ng isa-isa itong entropy of the system and entropy of the surroundings. Let us first start with the entropy of the system. Okay. Now, the entropy or the change in the entropy of the system is, as we described earlier, di ba? Yung system yan nga yung ano eh, yung reaction na ginawa natin, yung pinaghalong reactant na naging product. So, the change in the entropy of the system is equal to the change in the standard entropy of a reaction. Kasi, kaya sinabing standard entropy, kasi kumbaga parang na-determine na yan ng mga ano, ng mga scientists beforehand, kaya meron na tayong recorded entropy ng mga chemical reactions. So the change in the entropy or standard entropy of the reaction, okay, how do we compute that? We can get the standard entropy of the or change in the standard entropy of the reaction by getting the or by subtracting the change in the standard entropy of the product, okay, minus the change in the entropy, standard entropy of the reactant. Now, maaari kasi na yung reactant at saka product natin, more than one yan. Okay? Tulad nga yung mga nakita natin na mga examples natin sa mga equations. So, kung ganun, then we can modify this equation as the change in the standard entropy of the reaction is equal to the summation of the moles times the standard entropy of the products. Kung marami yung ano natin, yung products natin, minus the summation of the moles times the standard entropy of the reactants. Kung sakaling marami yung mga reactants natin. Okay? So, let's have an example para mas maintindihan natin kung paano ba yan. Okay? So, let's say for example, we have the equation calcium carbonate na solid yields calcium oxide na solid din plus carbon dioxide na gas. Ito, nagawa natin to sa previous lesson natin dun sa checking of understanding. So just by inspecting the ano the chemical equation, mapapredict na agad natin na ito ay spontaneous, di ba? So we have one mole for the reactant and we have two moles for the product. So from this, masasabi na agad natin dahil mas marami na yung ano yung possible na microstates on the product side dahil dalawa nga yung moles na present dun sa ano natin sa product, then this is, we can predict that this is a spontaneous process. It will spontaneously occur. Spontaneous. Okay? Pero gaano ka spontaneous? So we have to compute for the entropy of the reaction, standard entropy of the reaction. Now, may mga values na nga itong mga ano standard entropy ng mga products ng mga substances na yan. So may siguro sa mga susunod na activities natin bibigyan ko kayo ng table ng ano na mga standard entropies sa mga iba't ibang substances. So the standard entropy for calcium carbonate is
92.9 joules. Ang unit nga pala ng entropy ay joules per Kelvin. Okay? And then the standard entropy for calcium oxide is equal to 39.8 joules per Kelvin. While the standard entropy for carbon dioxide is 213.6 joules per Kelvin. Now, let's try to solve for the standard entropy of the entropy for the reaction. So again, yung product, ito yung product natin, di ba? So itong calcium oxide product at ito naman yung reactant. Eh, kasi baka malito tayo kasi pagpapalitin nga natin sila ng pwesto. Kasi base sa equation natin, it's the change in the standard entropy of the reaction is equal to the summation of the mole times the standard entropy of the products, unahin muna natin yung products, minus the summation of the moles times the standard entropy of the reactants. Okay, so solve na natin. So the standard entropy, a change in the standard entropy of the reaction is equal to, o dito muna tayo sa ano, sa product. So ang product natin, 1 mole lang naman yan, yung ating calcium oxide. So solve na lang natin siya, 39.8 joules per Kelvin plus, kasi summation, sa equation nga natin, summation. So, plus 200, isa rin lang yung carbon dioxide natin, so times 1 lang siya. So, 213.6 joules per Kelvin. Okay. Minus, okay, yung standard entropy ng ating reactant, nag-iisa lang naman siya, at 1 mole din lang yon. So, sulat na lang natin, so it's 92.9 joules per Kelvin. So, isolve muna natin yung nandiyan sa loob ng parentheses. So, change in the standard entropy of the reaction is equal to, pag pinagsama natin yan, we will get 253.4 joules per Kelvin minus 92.9 joules per Kelvin. So, pag pinagsubtract na natin yan, we will get a standard, change in standard entropy of the reaction is equal to, so 160.5 joules per Kelvin. Okay. Now, since ito ay, ang symbol natin dito ay positive. Okay? So, ang entropy natin for the system or ang entropy ng reaction natin is positive. And tulad nga ng sinabi natin dun sa second law of thermodynamics, if the entropy is, if entropy is positive, then this is a spontaneous process. Okay, kahit na hindi ka na mag-intervene, wala ka nang ibang gawin kusa na mangyayari yung reaction. Okay? Now, let's have another example. Dito kasi na-predict na kagad natin na ano eh, na mangyayari siya kasi nga 1 mole lang yung sa reactant tas 2 moles yung sa products. So, mas maraming microstates yung nasa product dahil mas marami yung possible combinations nito dahil 2 moles yung product natin. Kaya masabi natin na kagad na spontaneous yung process. Now, yung isa pang example na binigay ko sa inyo yung nakaraan ay yung equation na okay, itong hydrogen gas reacts with chlorine gas to yield 2 moles of HCl or hydrogen chloride na gas din. Now, if we are going to look at the
reactants and products, both reactants and products are in gaseous phase. Okay, so hindi natin masasabi by the phase of the reactants and the products kung magiging spontaneous ba yan o hindi. If we are going to look at the number of moles on the reactant and product side, so 1, 1, so we have 2 moles on the reactant side, and on the product side, 2 moles din. So, yung dalawang basis natin, yung ginagamit natin na basis, pag tumitingin pa lang tayo sa equation, paano natin kagad masabi kung spontaneous yan? Dalawa tinitingnan natin. Yung phase ng reactant and product, at saka yung number ng moles. Now, in this case, pareho lang sila. Parehong gas yung reactants and products. Pareho rin lang number ng moles yung reactants and products. So, hindi kagad natin mapre-predict kung ito ay magiging spontaneous o non-spontaneous. Now, the only way to predict this is by computing for the standard entropy of the reaction. So, solve natin. Ano-ano ba yung mga standard entropy ng mga substances na yan? So, the standard entropy for hydrogen gas is 131 joules per Kelvin. Ang standard entropy naman for chlorine gas is 223 joules per Kelvin. And then the standard entropy for HCl or hydrogen chloride gas is 187 joules per Kelvin. Okay? So, let's solve for the change in the standard entropy of the reaction. So, again, ito naman ang reactants natin. At ito naman yung ating product. Nag-iisa lang yung product. Okay? So, let's solve. So, una, ilagay po pala muna natin itong standard entropy ng HCl. But based on our equation, dalawang moles yung HCl natin. So, therefore, may multiplier tayo dyan. 2 times 187 joules per Kelvin. And then, solve natin yan, yung minus natin sa, okay, ito, papag-add naman natin yung standard entropy ng hydrogen gas and chlorine gas. So, 131 joules per Kelvin plus 223 joules per Kelvin. Okay. So, standard entropy, change in standard entropy of the reaction is equal to, kapag minultiply natin yan, we will get 374 joules per Kelvin minus, so pag-add naman natin yan, we will get 354 joules per Kelvin. Okay, o, ngayon, ipag-subtract na natin sila. Okay, since wala na ibang mga, ano pa dyan, mga extra. So, we will get the change in the standard entropy for the reaction. So, 374 minus 354, so this is 20 joules per Kelvin. Now, again, ang ating entropy sa reaction na to o dun sa system natin ay positive. So, therefore, this reaction, yung reaction na ito na hydrogen gas reacts with chlorine gas to yield 2 moles of HCl or hydrogen chloride, this is a spontaneous process. Okay? So, malalaman mo lang talaga kung ang isang chemical reaction ay spontaneous o hindi. Kung gaano ka-spontaneous yung reaction kapag sinolve na natin yung a change in standard entropy for the reaction. Okay? So now that we have already defined or described the
entropy of the system, let us now describe the entropy of the surroundings. Para ma-describe na natin ng buong-buo yung entropy of the universe. Kasi syempre, yung system natin, naapektuhan pa rin yan ng ano eh, ng entropy ng surroundings natin. So paano ba naapektuhan ng yung entropy ng surroundings, yung entropy ng ating system? Okay. Now let's say we have our system here. Nagkaroon ng chemical reaction dyan sa system na yan. Tapos nagpakawala yung system ng heat. Okay. Dun sa surroundings natin. So dahil nagpakawala ng heat, anong mangyayari ngayon sa heat ng surroundings natin? O, yung system natin nagpakawala ng heat towards the surroundings. So because of that, the entropy or the heat of the surroundings will also increase. So kapag ganun, ang mangyayari sa entropy ng surroundings natin, S, no? So, entropy ng surroundings natin ay mag-i-increase din. Kasi nga tumaas yung energy ng ano eh, ng o yung heat ng surroundings natin, so mas maraming energy yung kailangang i-distribute sa mga microstates. So pwedeng mas dumami yung ano yung microstates or tumaas lang yung ano yung energy ng surroundings natin. Well anyway, pag basta tumaas ang heat ng surroundings or dumami yung microstates ng ano ng surroundings natin, then that will cause an increase in entropy. Okay. Now, paano naman kung ito ay ano to ha? This is an exothermic process kasi lumabas yung heat from the system eh. Now, what if the reaction in the system is an endothermic process? So, ito yung system natin. Kailangan niya namang mag-absorb ng heat. Papasok yung heat sa system natin. Ano ang mangyayari sa heat ng surroundings natin? So, syempre, dahil pumunta yung heat ng surroundings, papasok sa system, yung heat ng surroundings natin ay bababa. At pag bumaba ang heat ng surroundings natin, then therefore, yung entropy din ng ating surroundings ay bababa. So, yan yung relationship ng system at saka ng surroundings. Okay. Then therefore, based from this, the change in the entropy of the surroundings is directly proportional to the exothermic or the release of heat from the system. Kasi nga, kapag nag-release ng ano ng heat, mas maraming heat ang nirelease from the system, mas tataas yung entropy ng surroundings based from this one. So, based on this, ito yon. Direkto talaga natin makikita siya dyan sa relationship na yan. Kapag mataas yung heat na na-release, ito yon release, from the system, then the entropy of the surroundings or change in entropy of the surroundings will also increase. So there is a direct relationship between the entropy of the surroundings and the exothermic or the release of heat from the system. Okay, so yan yung kanilang relationship. Now, there is another element kasi or factor na kailangan natin pang tingnan na pwede rin makaapekto both sa system natin at saka sa surroundings, which is yung temperature. Now, again, if we have our system here, okay, tapos yung surroundings natin ay may high temperature. Masyado mainit yung ano, yung surroundings natin. High temperature. Kapag sinabi natin high temperature, ibig sabihin din yan, high din yung energy ng system natin. High ang heat or energy ng system natin. Yun din ang ibig sabihin nun. Okay? Now, if the system is release siya ng heat. So, exothermic yung process na nangyari sa loob ng system natin. So, nag-release ng heat. Okay? Now, magiging maliit lang yung impact ng addition ng heat na yan dun sa surroundings natin. Kasi nga, in the first place, mataas na yung temperature eh.
ng surroundings natin. At pag mataas nga yung temperature, mataas na yung heat. So kahit na mag-add ng heat yung system natin doon sa surroundings, there will be little impact on the change in entropy, standard entropy of the surroundings. So, sa analogy nga natin dyan, no, kung nasa isang concert ka na napakaingay na, pag sumigaw ka, walang dating yung sigaw mo. Kasi nga, in the first place, yung paligid mo, eh, maingay na. Likewise, in this example, kung mataas na yung heat sa surroundings, kung mag-add man ng heat yung system mo dun sa surroundings mo, walang masyadong dating o walang masyadong impact. Now, if the system will release heat to the surroundings, tapos yung surroundings natin ay may low temperature, baba yung temperature ng ano, ng surroundings. And again, pag sinabi natin low temperature, it means low din yung heat ng surroundings natin. Now, sa kasong ito, kapag mababa ang temperature ng surroundings, tapos yung system natin ay nag-release ng heat because of an exothermic reaction, then there will be a high impact. This heat na na-release ng system natin will have a high impact on the entropy, standard, a change in the standard entropy of the surroundings. So that's how the temperature, or that's how temperature affects the entropy of the surroundings. Okay? Based on this, we could say that the change in the entropy of the surroundings is inversely proportional naman with temperature. Kasi nga, kapag mataas ang temperature, maliit ang effect noon sa entropy ng surroundings. Kapag mababa naman ang temperature, mataas ang impact nito, ang effect nito sa entropy ng surroundings. Kaya pwede natin sabihin na ang relationship between entropy of the surroundings and temperature is inversely proportional o magkabaliktad. Now, if we are going to combine these two relationships, itong dalawang to, samahin natin yung dalawang yan. Okay, kasi pareho silang nagre-refer sa ano eh, sa yung relationship ng ano to, ng entropy at temperature sa ano, sa entropy ng surroundings. Pag pinagsama natin yan, then we will get the change in the entropy of the surroundings is equal to the negative change in enthalpy over temperature. Okay? So, ito na yung equation natin for the change in entropy of the surroundings. Okay? So, magkakasama na yung tatlong variables natin. So, at this point, balikan natin yung ano, yung ano tawag dyan? Balikan natin yung second law of thermodynamics, kasi kompleto na natin, describe na natin yung entropy ng system at saka yung entropy ng surroundings. So, again, according to the second law of thermodynamics, the change in the entropy of the universe is equal to the change in entropy of the system plus the change in the entropy of the surroundings. Now, alam na natin ito. May formula na tayo dyan. So, pwede natin baguhin yung equation ito. We get change in the entropy of the universe is equal to the change in the entropy of the system plus, ito na yung gagamitin natin, okay? Plus the negative change in enthalpy over temperature. Okay? So actually ito, dahil negative ito at plus yan, so pwede natin anuhin na lang yan. Burahin. Gawin na lang natin siyang minus. This is, yan, gagawin na lang natin siyang
minus. So change in entropy of the system minus the enthalpy, or change in enthalpy over delta H, para maiksin na lang, delta H over P. Now, medyo complicated yung ano yung equation natin kasi may temperature tayo sa denominator. So, pwede natin gawin, we multiply the whole equation by temperature. Okay? So, in this case, makakancel na ngayon si temperature. Pero syempre, yung ibang mga variables natin dyan, mamumultiply natin sa temperature. So, T delta S universe is equal to T delta S, or entropy of the system, minus delta H. Okay? Now, hindi pa tayo tapos dyan. Itong buong equation na ito ay imumultiply natin by negative 1. Mamaya explain ko kung bakit kailangan siya na ano na imultiply sa negative 1. Kasi ganito, kasi importante siya para maging tama yung description natin dun sa Gibbs free energy. Mamaya mas i-elaborate ko yan sa inyo. So if we multiply the whole equation by this, we will get negative T delta S of the universe is equal to negative T delta S of the system plus delta H. Okay, move up natin. Now, para ipagbalita rin lang natin ito para mawala na itong yung ang dami natin mga sign dyan. So, negative T delta S of the universe is equal to, lipat lang natin ang pwesto. So, delta H minus T delta S of the system. Okay? Now, itong negative T delta S of the universe, ito na yung tinatawag natin ngayon na delta G, which is the Gibbs free energy. Okay? And when we say Gibbs free energy, okay, ano ba ibig sabihin ng Gibbs free energy? This is the energy available to do work. Ito yung energy na after ng chemical reaction, okay? Magre-release yan syempre ng ano ng energy sa environment. Magkakaroon ng extra energy na pwedeng magamit ngayon ng universe to do work. Okay? So, energy available to do work. Okay? Yung ibang energy kasi na consume para sa ano eh, para mag-proceed yung chemical, yung process. Yung extra energy na yan, yan yung tinatawag natin na Gibbs free energy. Okay? Yung hindi nagamit dun sa reaction. Okay. And this is, and another thing, if, move natin saglit, if a reaction is accompanied by a release of free energy, for example, that is delta G natin is negative, the process is sure. Ito na, sure na tayo ngayon, is sure to be spontaneous. Kasi kanina, di ba, kapag entropy at saka temperature lang yung ginamit natin as a basis for the spontaneity, hindi pa rin tayo ganun ka-sure eh. Okay? Kung magiging spontaneous ba talaga yung reaction, yung process. Okay? Pero once na pinagsama-sama natin yung mga variables na yan at na-compute natin yung free energy, okay, masisigurado na natin na talagang spontaneous yung process na yon. Okay? So, if a reaction is accompanied by a release of free energy, okay, that is,
a negative G. Kaya natin ano, kasi kaya natin kailangan gawing ano, i-multiply yung buong equation by negative 1. Kasi kapag, dapat kapag sinold natin ito, ang kalalabasan nito ay negative value. Okay? Kapag nag-negative value yan, okay, or less than 0 yung value na yan, saka natin magiging, masasabi na spontaneous yung process. Masasabi na natin na spontaneous yung process. Okay? Kasi nga pala, oh, balikan natin. Nung minultiply kasi natin yung buong equation by ano, by negative 1. Kasi dito, kapag yung condition dito, kapag greater than 0 yung change in enthalpy of the universe, spontaneous yan. Pero nung minultiply natin, itong buong equation na to, including this, by negative 1, mababaliktad na yung process. Okay, ito na yung magiging spontaneous. Okay. Now, ang sabi nga dito, yung kumbaga pag ini-interpret na natin ng Gibbs free energy, kapag yung Gibbs free energy natin ay negative, okay, there is a release of energy. Di ba sa ano nga sa enthalpy? Kapag nag-release ng heat, negative 'yon, negative delta H. Okay, ganun din dito sa ano, sa Gibbs free energy. Kapag negative ang delta G natin, then nagkaroon ng release ng free energy na pwedeng gamitin ng sa paligid natin to do work. Okay? So yun yung interpretation natin ng Gibbs free energy. So at kapag ang delta G natin ay negative, then saka natin masasabi na spontaneous yung process. Okay, linawin uli natin. Balikan natin uli kasi may mga nag-flip yung sign eh. Sa second law of thermodynamics, balikan lang natin to ha, para ma-clarify yung mga concepts. Kapag ang delta S ng universe is greater than zero, this is spontaneous. Kapag ang delta S ng universe ay less than zero, then this is non-spontaneous. And then if the delta S of the universe is equal to zero, then this is at equilibrium. Now, kapag delta G naman ang pinag-uusapan natin, okay? So because, if we are going to look back again at the equation, because delta G is equal to negative T delta S of the universe, dahil sa negative sign na yan, ang ginagamit kasi natin na unit for temperature ay Kelvin, so it's always positive. So, para maging positive itong entropy natin, kailangan yung G natin ay maging negative. Okay? So, negative G, kapag in-equate natin siya, okay, magiging positive na yung S natin dito. Okay, so because delta G is equal to negative T delta S of the universe, then delta G, if delta G is less than zero, nabaliktad na ngayon, less than zero, this is a spontaneous process. And if delta G is greater than zero, then this is non-spontaneous. And if delta G is equal to zero, then this is in equilibrium. Tandaan yung mga concepts na yan. Baka malito kayo kasi dalawang system na yung ano yung dinidescribe natin using the symbols. So again, ganito kapag second law of thermodynamics, spontaneous kapag ang entropy ng universe ay greater than zero or positive. Pero kapag sa Gibbs free energy, if the value of the Gibbs free energy is negative or less than zero, siya naman yung magiging spontaneous. Okay. Now, let's have an example. Okay? So kung paano ba ginagamit yung Gibbs free energy to
to determine whether an equation is going to be spontaneous or not. Now again, balikan natin yung equation ng ano, ng Gibbs free energy. So, ano yan? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay. Now, let's say for example, we have the equation. We have the equation 4 moles of KClO3, potassium chlorate, na solid yields or decomposes to form 3 moles of KClO4 potassium perchlorate na solid plus KCl potassium chloride na solid din. Now, sa example pa rin na to, no, hindi natin mapre-predict kung spontaneous yung reaction o hindi. Bakit? Because all of the reactants and products are solid. Okay? Now, if we are going to look at the number of moles of the reactants and the products, 4 moles sa reactants at ganun din sa products. So, 3 plus 1. So, 4 moles din. Kaya talagang mahihirapan tayong ipredict kung magpo-proceed ba talaga itong reaction na ito o hindi. O kung spontaneous ba yung reaction na yan o hindi. So, the only way to determine whether this is going to proceed or not, or if this is spontaneous or not, is to calculate for the delta G or the Gibbs free energy. So sa problem na ito, okay, what? Bigyan natin yung mga details ng problem. What will be the Gibbs free energy of the reaction if it's delta H, direkta na natin bibigay ha, din na tayo magsosolve. Sa mga mas difficult na examples ko, papasolve sa inyo mga ganyan pa. Okay, if it's entropy of reaction is equal to -144 kilojoules, and its change in enthalpy of reaction is -36.8. Ito, joules lang to. Joules per Kelvin at 298 Kelvin. Okay. So again, balikan natin ha. Yung equation natin, 4 moles of potassium chlorate gives 3 moles of potassium perchlorate plus KCl or potassium chloride. So what will be the Gibbs free energy of the reaction if its entropy of reaction is equal to -144 kilojoules and its change in entropy of standard entropy of the reaction is -36.8 joules per Kelvin at a temperature of 298 Kelvin. So, spontaneous ba ito o hindi? Yun yung masasabi sa atin kapag makuha natin yung value ng Gibbs free energy. Okay. So, let's follow the Gresa method. So, start with the given. So, ang delta H natin is -144 kilojoules. And then our entropy is -36.8 joules lang. Joules per Kelvin. Now, hindi tayo pwede mag-solve na magkaiba yung units natin. As same unit siya, pero ano to eh, in kilo, tas ito walang kilo. So, we have to convert this into kilojoules. So, paano i-convert yan? We multiply this by this conversion factor. 1 kilojoule is equal to 1,000. Ang isang kilo ay 1,000
1,000 ang value nun. So, 1,000 joules. So, cancel ngayon sa joules, ang may iwan na lang ay kilojoule. So, this is negative 0.0368 kilojoules per Kelvin. Okay? And then, yung last na given natin is temperature, which is 298 Kelvin. Okay? Yan. So, ang hinahanap sa atin ng problem, pinapahanap sa atin ng problem, the required is delta G, o yung Gibbs free energy. So, what is the equation for this problem? So, equation is delta G is equal to ano yan? Delta H minus T delta S. So, solution. Solve na natin ngayon. So, delta G is equal to ang delta S, delta H natin is negative 144 kilojoules. Okay. Minus, okay, ano ang temperature natin? 298 Kelvin times entropy natin, which is negative 0.0368 kilojoules per Kelvin. Since may Kelvin tayo, palitan natin para makita natin kung paano nag-cancel. So, may Kelvin dito, may Kelvin din dito. Okay, so, kasi numerator, denominator, so canceled out yung Kelvin natin. And then, saka natin ngayon sila ipapag-multiply. So, delta G is equal to negative 144 kilojoules. Okay, minus. Anong magiging sagot natin dyan? This is... Okay, our answer here is negative 10.9664 kilojoules na rin lang. So, dahil parehong kilojoules na, yung units natin, pwede natin silang ipag-add or pag-subtract. Now, negative minus a negative value. So, mapalitan na natin yung sign yan. So, delta G is equal to negative 144 kilojoules plus, okay, 10.9664 kilojoules. So, our delta G now, delta G is equal to negative 133 kilojoules. So, ito na yung final answer natin. And again, tulad nga ng sinabi natin kanina, balikan nga natin yun. Saan na yun? Ayan. Kapag ang delta G natin, ang Gibbs free energy natin ay less than 0 or negative, then it is spontaneous. Ano ba yung naging value natin after ng calculation natin? So, yung final answer natin is a negative value. So, therefore, this is, or this reaction is going to happen spontaneously. So, this is a spontaneous process. Okay? So, yan. That's how we determine whether a chemical reaction is going to be spontaneous or non-spontaneous. Now, to further, para, kasi pwedeng magkakaiba yung mga conditions ng enthalpy at saka ano natin, yung enthalpy at saka yung entropy, tas ano yung magiging effect naman ng temperature, ano yung mga conditions na yan kapag binari natin yung mga variables na yan. Okay, so summarize natin yung lesson na yan. Now, to summarize our lesson for today, balikan muna natin yung equation natin for ano Gibbs free energy. So delta G
Isin nga natin yung g natin. Delta g is equal to delta h minus p delta s. Okay? Again, take note ha, temperature is always positive. Kasi nga, ang ginagamit natin na unit for temperature is Kelvin. So, pwede natin itong i-group lang muna saglit. So, delta G is equal to delta H plus negative T delta S. Para kapag in-interpret natin sila, kapag pinagsama-sama natin sila mamaya, mas magkakaroon siya ng sense mamaya. Okay. So, ano yung mga circumstances kapag nag-vary yung mga, yung enthalpy natin at saka yung entropy, pati yung temperature natin, ano-ano yung pwede kaya natin i-expect na kalalabasan ng process, maging spontaneous ba ito o hindi? Okay, so first, gawa tayo ng table. You have delta H, tapos delta S, entropy, tapos yung resulting na negative T, delta S, anong kalalabasan niyan? At ano yung magiging delta G din natin kapag pinaghalo-halo na natin yung mga yan? At how do we describe the system or the process? Description. Okay. So first, what if our delta H is negative? Ibig sabihin exothermic yung process. Tapos yung entropy ng system natin ay positive. Okay? So kapag ganyan kasi, positive ang system natin, then yung kalalabasan ng ating negative T delta S, kasi ito ay positive na yan. Tapos kapag positive nga ito, positive daw siya, eh may negative dito. So anong kalalabasan? So it's going to be negative. So negative, okay, papag add natin sila kasi base sa equation na to, delta H plus negative T delta S. Pag pinag-add natin yung dalawang negative, ano ang kalalabasan sa delta G natin? Kasi ito, delta H plus negative T delta S, ang kalalabasan ay G. Pag pinag-add natin itong delta H at saka minus T delta S, anong kalalabasan ng ano natin, ng delta G natin? It is always negative. So if it is always negative, then it's going to be spontaneous at all temperatures. Kahit na anong temperature, it will always be spontaneous if your delta H is negative and your delta S is positive. Okay? So yun, tandaan niyo yan. Now, what if endothermic naman yung reaction? Positive yung delta H natin, tapos negative naman yung entropy natin. Okay, anong kalalabasan niya? So since negative itong delta S natin, okay, ito rin yun, tapos may negative sign dyan, negative times negative, it's going to be positive. Okay, balikan natin dito. Delta H plus negative delta T, negative T delta S, ito yon, positive plus positive, then our Gibbs free energy is going to be positive. Okay? So therefore, how do we describe this system? Then, this is going to be, since ang G natin ay positive, this is going to be non-spontaneous at all temperature. Okay, kasi sigurado tayo eh. Positive plus positive is going to be positive G. So, non-spontaneous talaga yung process at all temperatures. Okay? So, yan. Tandaan yan. Basta ang delta H natin ay positive, endothermic ang process, tapos yung entropy natin ay negative, non-spontaneous palagi yon at all
temperatures. Now, what if yung ating, another scenario natin, no, ang ating enthalpy ay positive, endothermic ang process, pero yung ating entropy ay positive. Okay? Since positive ang entropy natin, okay, positive times negative, it's going, ang ating negative T delta S ay magiging negative. Okay. Positive plus negative. Okay, lagyan nga natin na ano, baka mali to kasi kayo eh. Ito, positive plus negative. Pag-add natin sila. Kasi ito nga yun. Ayan na, para kapag nireview ninyo. Pag pinag-add natin yan, ito ang kalalabasan. Pag pinag-add natin itong dalawang to, ito ang kalalabasan nun. Now, positive plus negative, anong kalalabasan? Well, hindi tayo sure. It's going to be positive. It's going to be positive or negative. Kanino ba nakasalala yun? Depende. Kasi ito, given na to eh. Depende na ngayon sa temperature ng ating system. So, ito kasi, okay, kapag mas malaki yung temperature natin, okay, pwedeng lumaki yung value pa ng negative TS natin. Negative T delta S. So, pwede pang lumaki yung value nito. At kapag lumaki yung value ng negative natin, ano mangyari kapag pinag-add natin silang dalawa? Okay? Magiging negative siya. At kapag negative nga ang ating delta G, it's going to be spontaneous. Ibig sabihin, okay, it's going to be spontaneous at high temperature. Magiging spontaneous lang if delta H is positive and entropy is positive, okay? Magiging spontaneous lang yung process kapag mataas ang temperature. Kasi nga kapag mataas ang temperature, lalaki yung value natin ng delta T, minus T delta S. Okay? Kapag inadd natin yan dito sa positive na to na enthalpy natin, then magiging spontaneous siya. At high temperature nga lang. At non-spontaneous naman at low temperature. Kasi nga, kung maliit yung temperature, then maliit lang yung magiging value natin nito. Okay? At kung maliit ang value nito, syempre, pag pinag-add natin sila, ito ang lalabas na dominant na value. Kaya, again, kapag positive ang delta G natin, non-spontaneous yun. Okay? And then lastly, okay, kapag exothermic ang process, negative ang delta H, pero negative ang ating entropy. Okay, again, kapag negative ang entropy, negative times negative, magiging positive yan. Okay? Now, kapag pinag-add natin itong dalawang to, okay, negative plus positive, anong sagot? Hindi pa rin tayo sure. It's still going to be positive or negative. Depende kung alin sa dalawa yung mas malaki ang value. Pero syempre, pwede kasi natin manipulate yung temperature. Kapag mas malaki yung temperature kumpara sa negative, then ang kalalabasan ng delta G natin ay positive. Pero kung maliit ang temperature, okay, magiging maliit yung value ng negative T delta S natin. So, mas aangat itong negative natin. Magiging negative yung delta G natin. Magiging spontaneous. So, spontaneous, describe natin siya. Spontaneous, the process is going to be spontaneous at low temperature. Kasi nga, kapag low ang temperature, magiging low ang value nito. Pag inadd natin sa negative, then negative yung delta G natin. So, spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. Okay? So, ito yung mga kailangan nyo nalang tandaan.
just by looking at the enthalpy and entropy of the reaction, okay, we can predict whether the delta G is going to be positive or negative. Pero syempre, on these two occasions, dito sa ano, sa dalawang occasions na to, we also have to look at the temperature. Kung sakaling, ayan o, magkapareho sila ng sign, yung delta H, yung enthalpy natin, at saka entropy. Okay? So, that's it for today. So, siguro para mas maintindihan ninyo or mas ma-process ninyo yung inaral natin ngayon kasi medyo masyado siyang mathematical. Para mas ma-process ninyo yung lesson natin ngayon, I'll be giving practice homework. So, alam na ninyo yung ano, yung mga types ng homework natin. So, one is yung pre-learning. Pangalawa ay yung checking of understanding. Sa pangatlo naman ay yung practice homework. So, magbibigay ako ng mga practice homework para mas ma-process ninyo yung mga tinuro ko ngayon sa video na ito. So, that's it for today. Thank you, class.